What's up mga papi? This is Cox G Motorcyc. Welcome to my channel and welcome to Cox G Motorcyc Unboxing and Review. What we have here is the KYT NFR Chevy Forest number 12. This is the MotoGP replica of Chevy Forest. At bago natin bigyan ng review yan, merong dumating galing sa... At dumating na rin nga ang matagal ko nang hinihintay. 10 years yun. Ito na yung spoiler ng helmet natin. So, i-unbox natin and i-install and bibigyan ko kayo ng own preference review ng KYT NFR. Okay? Ililink ko pala below kung saan ko na-order ito mga papi. Tingnan natin kung anong laman ng box. Naiupi na. Maganda naman yung pagkakabox. Dapat may kutsilyo ako. Ayan yung kutsilyo na galing sa kusina. Anyway guys, nabili ko pala siya ng 1,200 plus the shipping fee. So, tignan natin kung sulit. Kasi box pa lang may nanalo na. Aray. Yun. Wow! Talas naman itong kutsilyo sa kusina. Ito na siya mga papi. Look at this spoiler. Yung spoiler na to papi is design talaga sa kanya. And the free sticker. Ayan. Medyo madilim kasi paggabi na. So, yun na. Wala na. So, open na naman ulit bago natin ma-install. Siyempre, pinapak nila to ng maayos kasi pag sa shipping, baka masira. Kasi maselan din ito siya mga papi. How can I open this? Wow. Ayoko siyang magasgas. Okay, so ididikit lang siya gamit ang 3M. Nasama na rin dito. Try kong hawakan. So ito yung stock niya. Wala pa siyang spoiler pero mukha na siyang may buntot-buntot. Norm na kasi ng mga helmet ngayon mga papi na merong spoiler. So, dikit natin. Tanggalin lang natin yung 3M. Na tape. Parang wala nang gumagawa ng helmet ngayon na walang spoiler eh. Mostly, naka-spoiler na. Parang nagiging norm na siya ng mga helmet dito sa Pilipinas or all over the world. Try natin ha! Ah, okay. Meron pa palang 3M dito na tape para sa taas. Hindi ko napansin mga papi, pasensya. Salpak. There you go. Eto na siya mga papi. Yan na siya.
Shoot muna natin sa labas in 3, 2, 1. Let's go to review. Pero parang madilim dito. Lipat nga tayo ng venue. So okay, dito tayo sa labas. Kahit na medyo maingay ay at least maliwanag. Okay, sa review na ito ay this is my own preference only. Okay, sa pagre-review dapat may negative ka rin at may positive ka rin. So unahin muna natin yung mga positives at saka mga nagustuhan. First is affordable itong KYT NFR. Bukod sa affordable, maraming racer na ang gumagamit din ito. Shout out sa Xiao, Coronadal City. Doon ko siya nabili. Ang first choice ko talaga is the AGV. Pero nung nakita ko ito is sabi ko, mas makakatikit ako. Bibili ko na lang ng pyesa yung iba. Okay? Second is Forma. Yan. Racing na racing. Racing talaga ang forma. Lalo nung nalagay na natin yung spoiler a while ago. Yan. And this helmet is dual visor. Wow. Pero hindi ko naman siya madalas na ginagamit. And madali ko siyang mapwesto yung camera ko dito gamit itong telesync. Dito ko lang pinapwesto yung microphone ko pag bumabiyahe tayo. Yun lang, formal lang at saka affordable. Saka tingin ko solid siya. World class quality nga sabi dun sa box niya, di ba? Okay? So negative here is yung hangin, mga papi. Parang umiikot-ikot lang siya dun sa ulo mo. Ang hirap lumabas. Hindi ko alam kung anong reason. Dito ba? Or dito? Tagal lumabas. Yun lang naman. Tsaka medium yung nakuha ko, medyo masikip. Pero sabi naman nung seller is luluwang pa yan. Which is true. So yun lang. This is Cox G Moto 6. Nag-iwan ng respeto at pagmamahal. Ingat kayo parati. Mwah! Salamat sa panonood.